So what's up mga two wheels, welcome sa panibagong video. So gawan lang natin ng follow up video tong budget bike build na ginawa natin. So meron kasi siyang significant upgrade, so tingin natin and then i-compare natin kung ano yung parts na yon na available din doon sa dalawang bike na dito sa likod. Alright, sige, sama lang kayo, panoorin nyo to. Alright. Okay, simulan muna natin sa mga basic. So, isa sa mga na-upgrade dito is ito, Rock Bros sponge type na grip. Ganito rin ginagamit ko eh. Sarap sa kamay ito kahit wala kang kahit walang gloves. Okay na okay. So, i-attach ko na lang yung mga prices at kung saan siya nabili. And then, siguro, yung pricing na lang sa pricing na lang sa Shopee para may reference kayo. And then itong gulong na pinalit niya, as you can see, ayan o, very nabi siya. Pero yun nga yung challenge eh, 26er tong bike na to, so nahirapan ako maghanap ng mas malaki-laking gulong dito. Ito na yung pinaka malaki na nakita ko so far na available sa Shopee. 1.95 lang, pero since nabi nga siya, maganda pa rin siyang kumapit. Okay, so ito, punta na tayo sa hydraulic disc brake. So ito yung pinaka significant upgrade dito. Yan yung pinaka magandang upgrade na kinabit natin sa bike na yan. And then compare natin, saktong sakto meron tayong MT200, then meron tayong Tektro na budget brake set dito. Nakalimutan ko lang kung anong yun eh. Nakalimutan ko lang kung anong model. I-search ko na lang, then touch ko na lang sa video na to. Okay, and kung hindi nyo pa nakita yung first video natin, binuo natin to, i-touch ko na lang sa video, check nyo lang sa taas. Okay, click nyo lang pag-tap siya, panoorin itong video na to. Alright? So, let's talk about kung ano yung mga similarities ng mga brake set. Ano yung mga differences nito. And also, serviceability. Okay? Yung compatibility ng mga parts. Alright? Sige, tara. Check natin maigi. So, simulan natin muna sa mga differences. So, differences nila tatlo is yung levers. Okay? And then, what else? Yung buong material na ginamit, majority ng materials na ginamit, it's either aluminum or steel. Pero dito sa levers, mostly ano to? Aluminum. Ayan, aluminum to. Okay, aluminum yan. Ito, hard plastic lang to. Pagdating naman sa caliper, mostly aluminum, and then yung piston is steel. Dating naman dito, aluminum din to. Aluminum din yan yung levers. So, kagandahan nito is, itong dalawa, is aluminum yun. Hindi siya kakalawangin. Unlike, ito lang ang difference nila. MP200, aluminum itong ibang part. Pagdating sa lever, steel siya. So, kapag nagamit mo na nagamit sa trails to, ang tendency niyan, syempre magagasgas yan. Pag nagasgasan, yun yung punta tayo ngayon sa caliper. Si Clark's Clout, basically ang difference lang nito doon sa MT200, yun ando sa doon, is that yung kanyang bleeding procedure magkaiba ng konti. Kasi ito, itong suspension, ito may star nut siya dito. Dito na yung pag open mo. Pag tinanggal mo to, dito mo na rin mismo ikakabit yung syringe. Okay, unlike kay MT200, okay, ito yung pinakapihitan pag open and close, pero hiwalay pa yung actual na butas. Ito, cup lang to eh. Tanggalin mo yan, yun ipapasok mo yung syringe dyan. So, dito ka magpapump ng bagong mineral oil.
So yun lang yung difference. Ganun din yung process sa pagbi-bleed ng Tektro. Yung pinaka tawag nito, pihitan ng open and close, nandoon din yung pagkakabitan mo ng syringe. Okay, ng hose mo. So ang pagkapareho lang is yung Tektro tsaka si Clarks. Doon lang na iba si Shimano. Mas maganda yung setup ni Shimano MT200 pagdating sa pagbi-bleed. Okay? So punta naman tayo sa similarities. Siguro natin kay Clarks. So similarities nila, basically they are two piston caliper. So when it comes to performance, halos pare-pareho lang sila. Since tatlo to nandito, na-try ko na yan, hindi naglalayo. So basically halos parehas lang. Medyo naiba lang ng konti rito kasi mas malaki na yung rotor ko sa harap eh. Pero given na pare-pareho yung rotor niyan, pare-pareho yung rotor size, pare-pareho yung two piston caliper, hindi nakakalayo yan sa braking power. Siguro magmamatter lang sa MT200 kasi medyo mahaba yung levers from the term itself. Leverage, mas may leverage kayo dito. Siguro kaya medyo masasabi ng iba, mas maganda yung braking power nun. Dahil siguro, mas mahaba yung lever. Ayan, mas mahaba yung lever. Mas malaki yung leverage mo. Mas mapupush mo yung fluid papunta sa piston ng mas maganda. Okay, ano pang similarities ito? Pagdating naman sa brake pads, yun na. Ito na. Brake pads nito, pare-pareho sila ng design. So in short, interchangeable yung pads na magagamit nila. Kasi yung sa Tektro, actually napudpud, hindi pa naman napudpud talaga yung totally yung ano nun, yung brake pads nun. Pinalitan ko lang ng Shimano non-series, yung same na ginagamit natin with MT200. Tinignan ko lang kung compatible, which is, yeah, true compatible. Then, same enough dito kay Clarks, Clout 1, MT200 non-series na brake pads, gagana rin dito. Magkaiba lang yung ano, yung sa locking mechanism niya. Kasi ito, as you can see, meron siyang Allen bolt, parang pin. Yung pin niya, parang Allen, i-unscrew mo yan para matanggal mo yung lock nito. And then, pwede mo na hugutin yung, unlike kay MT200, yung ano siya, yung parang wire lang na pin, pwede nga alambre lang dito eh, kapag nawala mo to eh. Babaloktotin mo lang yon nasa dulo, pwede mo na siyang hugutin. Ganun din siya, ayun ah. Pin lang din siya. So, babalikuin mo lang to, straighten mo lang, hugutin mo to. Matatanggal mo na yung kanyang brake pad. Okay, now, punta naman tayo sa serviceability. One of the main reason kung bakit tayo bumibili ng budget brake set, kasi yung ease ng maintenance. Kapag magbi-bleed tayo ng oil nito, yung kanyang bleeding cap dito sa kanyang lever, yung size nito ay kapareho ng MT200, kasi yung funnel na ginamit ko, yung transparent funnel, yung parang embudo, kasya sa ano, MT200 tsaka sa Clarks. Kasya sila. Ang naiba lang sa Tektro, iba yung size nito, hindi ko lang alam kung ilang mm to. Bumili pa ako nung ano, yung may mga napapalitan yung dulo, yung parang pinaka end niya. So para lang mapa-bleed ko to. Okay. So bukod doon, in-plug mo to, doon siya lalabas, so may pagka-messy ng konti. Now other than that, yung fittings, yung olive tsaka yung pin, compatible silang tatlo. Silang tatlo compatible. Kasi ito kasing Tektro na to, nung kinabit ko dito sa folding bike na to, wala siyang fittings na kasama. So nung kinabit ko na dito, bumili ako ng Shimano na fittings, yung set, yung olives tsaka yung parang pinaka-pin. Ginamit ko dito, sakto lang, nag-work. Wala namang problem, hindi naman siya nag-leak. So
Tektro, compatible siya sa fittings ng non-series na Shimano. Same with Clarks, parehong pareho siya. Kasi nung binili ito, yung Clarks, ang kasama lang ito, isang set lang ng fittings. Normally mahaba talaga yung hose for the rear brakes. Magpuputol ka talaga. So nung nagputol ako dyan, nagkamali pa ako ng una ng kabit. Hindi ko na naisok-sok agad yung olive. So hindi ko siya maikabit na maayos. Kailangan akong mag-cut ulit. Fortunately, medyo mahaba pa that time ang cable. So bumili ako ng fittings ulit ng pang Shimano non-series. Naikabit ko naman siya na maayos. Wala naman siyang leak. Okay, naibleed ko naman na maayos. Yung hose nito mga to, interchangeable din yan. So kung in case nagkamali ka ng putol dito, bumili ka na lang ng Shimano. Ang Shimano na hose. Yun na lang ilalagay mo kay Clarks. Also with Tektro. Kaya ngayon, ano verdict? Ano mas maganda? Actually, kahit anong piliin mo dyan sa tatlong yan, panalo yan. Pareho-pareho lang naman 2 piston yan. Sa same lang din halos yung mga parts na kakailanganin mo to service each of those brake set. Kung curious kayo ano ba yung lever feel nito, yeah, basically pareho lang din talaga silang tatlo. Virtually wala silang ano, wala silang modulation. So on and off lang siya. It's either may brakes o wala. So yung lever feel niya solid, very solid to, very firm. Ayun, firm na firm. Oh. Firm na firm. Pareho silang tatlo. I guess pinaka ano talaga to, sulit. Kasi ang pricing nito between the three of these brakes, siya yung pinakamura. Okay, pinakamura, ang laki ng difference. Kasi pag binili mo to, brake set na siya, kasama pa rotors, pinakamahal yung MT200 sa mga oras na to. Kung titignan siya Shopee, mas mura ng konti yung Tektro. Ito naman kasi medyo in demand din to, kasi yung mga branded bikes like Trek, Cannondale, Merida yata, and even I guess Giant, Tektro hydraulic brakes yung ginagamit nila. Okay. Stock pa lang. Pahirapan na rin maghanap ng konti itong Tektro. Ngayon, marami pa ako nakikita nagbebenta ng Clarks. So, ayun. Yun lang yung quick ano natin. Quick update natin dun sa bike na to, and then mabilisan comparison. Sorry nga pala, medyo maingay nasa labas ay. So, yun. Hanggang dito na lang muna tong video na to, guys. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe lang kayo sa channel namin. And i-like na rin para ma-suggest ni YouTube ito sa mas marami pang viewers. And kung may comments kayo, question about Clarks and other brakes na to, kung mayroon tayong hindi na i-mention, comment nyo na lang sa baba. Try ko sagutin yung mga questions nyo hanggat makakaya. Alright, so yun. Hanggang dito na lang muna. See you on the next trail ride. Alright, bye-bye!